Today po sa ating lahat, ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung gagawin po natin ngayon, sagutin po yung isang tanong ng isang follower po natin. Wala po siyang pangalan, so basahin ko lang po yung mga tanong po niya. Sabi niya, "Good PM Attorney, sa case ng kakilala ko, problema kasi ngayon. Nagpakasal sila, tapos after ng ilang taon, nagkaanak sila ng lima." Dami, lima. "Pero ang babae nagkarelasyon sa iba, kaya sila naghiwalay. In fact, may dalawang anak na si babae sa ibang lalaki. 12 years na silang nagkahiwalay. Di sinasadya, ito naman si lalaki, nagkakita ng bagong karelasyon at nagkaanak sila ng isa. Ang tanong, Attorney, gusto ni girl na magpakasal sana sila ni lalaki. E paano?" So itong girl na ito, ibang girl naman. "Kasal si lalaki sa ex niya. Ang tanong, Attorney, madali bang ma-approve kung mag-file ng annulment si lalaki sa ex niya dahil 12 years na silang nagkahiwalay sa isa't isa? At magkaroon naman ang gagastusin. Salamat po sa pagsagot." Yun po ang sagutin ko po maya-maya. Promise. Hey po sa atin lahat, ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. So sagutin po natin ngayon yung isang tanong ng isang follower po natin na walang pangalan po. May limas lang anak sa original wife niya. Nagkahiwalay siya kasi yung babae nagkaanak sa iba. Dalawa pa nga eh. So, pito. Ito naman si lalaki, nagkarelasyon ng ibang babae naman. So, nag-anak sila. Isa naman. So, sa itong kwento, 8 or 8 po yung nabuong bata. Ang tanong dito, paano niya pagkasalan yung anak niya, yung asawa niya, yung babae niya, sa bunso, yung pangalawang asawa niya? Paano niya pakasalan yon? Legally, kasi may anak na silang isa. So, paano niya pakasalan yan? Hindi niya pwede pakasalan yon, except kung mag-file siya ng annulment of marriage sa kanyang first wife. So, anong gagawin po niya? Mag-file siya ng annulment of marriage. Ang tanong dito, madali lang ba yan? Actually, there's no such thing as madali or mahigpit. Depende po yan ni judge. And pangalawa, depende po yan ng abogado mo. And pangatlo, depende yan kung yung ex-wife mo or ex-husband mo nakamove on na. Kung nakamove on na, wala siyang pakialam kung nag-file ka ng annulment, hindi siya kukontra. Mabilis lang yan. Pero kung kukontra siya, hanapan ng butas yung petition mo for annulment of marriage, tatagal talaga yan. So pag matagal, mas mahal. Kung mas mabilis, mas mura. So, yun ang sagot dyan. So, ang tanong dito, magkano ba talaga ang annulment? Depende yan kung sinong kukunin mong abogado. Kasi may abogadong mahal, may abogado naman yung na friendly lang ang presyo. So, depende kung sinong kukunin mong abogado. And depende sa story ng buhay mo. Kung yung buhay mo, yung story ng buhay mo, very complicated, mas mahal yan. Pero kung buhay mo, yung love life mo dati, yung mga ex-lovers mo, simple lang yung buhay mo, hindi naman sobrang complicated, wala naman kayong anak, wala naman kayong mga conjugal properties, wala naman kayong nabiling mga bahay, yung pinag-awayan ninyo, hindi lang kayo nagkasundo, mas cheaper yon. So, yung sagot sa tanong na yan kung magkano, hindi ko mamasagot yan kasi depende po yan sa story ng buhay ninyo. Ang good news lang po, pwede mag-file ng annulment, but itong annulment, hindi po ito karapatan mo. Privilegio lang po ito. Ibig sabihin, kung wala talagang pag-asang magkabalikan kayo, yan, pwede kayo mag-file ng annulment. Pero kung may pag-asa pang magkabalikan kayo, may asim pa yung pag-ibig ninyo, huwag kayo mag-file ng annulment kasi kawawa yung mga bata. And pangalawa, nagpakasal nga kayo kasi may tiwala kayo sa isa't isa. Pero kung wala talagang pag-asang magkabalikan kayo, kung magkabalikan kayo, magkasama kayo, magkagulo ng buhay ninyo, mas mabuti pa maghiwalay kayo. Walang pumipilit sa'yo, but ang sabi ko lang, yung annulment, last effort na po yan. Hindi ibig sabihin na parang
bumibili ka lang ng gamit kung ayaw mo na, bumili ka lang ng iba, ayaw mo na, bumili ka ng iba, hindi asawa mo yun eh. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng papalit ng palit ang asawa. Kung may, kung wala na pag-asa, palitan mo. Kung may pag-asa pa, please preserve the sanctity of marriage. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Please, for free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag na 0917-329-5353 or sa Facebook page po natin, pwede kayo mag-follow, mag-message po sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po.